Good morning, I'm back. This is Sam Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon. Simple pero matinik pagdating sa competition na to. Sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan, guys, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana lahat kayo ay okay ngayong araw na ito. At saka sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat ng mga kaibigan ko na araw-araw nakatutok, sumusubaybay, nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. So yun! So pag-uusapan nga natin ngayon, mga kandidata na simple lang yung datingan pero alam mong may ibubuga sa entablado ng Miss Universe. Kayo ba guys, meron ba kayong mga nakikitang kandidatang ganito? Sino ba yung mga kandidata ninyo? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes! So, usapang Miss Universe, alam naman natin ang lahat ng mga kandidata ngayon dito ay kanya-kanya ng pasabog, kanya-kanya ng paandar, kanya-kanyang eksena. Lalo na ang mga Latina, ay nako, talagang ayaw magpaawat. Bongga! Lalo-lalo na si Miss Thailand, di ba? So, yun. So, but guys, ang Miss Universe, ang hinahanap nila ay isang confident woman, spoke well person. Sabi nga ganon, they are not looking a model, they are looking a spoke person, di ba? So, yan ang hinahanap ng Miss Universe. Isang babaeng confident sa sarili niya kung paano siya tumayo, kung paano siya magsalita, kung paano siya tumingin, at kung paano siya maging inspirasyon sa lahat ng mga tao. Hindi lang dito sa community niya, kundi sa buong daigdig, di ba? Ang hinahanap ng isang Miss Universe. Kaya sa mga kandidata dito, ang magwawagi. Sa mga nakikita kong kandidata na masasabi kong simple pero matinik sa competition ng Miss Universe, ito nga ay wala ng iba kundi si Miss Cambodia na si Red Sarita. Yes! Miss Cambodia, hindi mo siya pwedeng isnaben dahil nako guys, grabe, ang galing din sumagot ng babaeng to. Actually, ang nakikita ko sa kanya potential na makapasok sa finalist ng Miss Universe or kung kaya niyang kunin ang corona, why not? Diba? So, pagkakataon ng Cambodia to na mabigyan sila ng spotlight. Kasi yung kanilang kandidata, makikita mo naman na very class yung dating, very elegant ang kanyang beauty, makikita mo yung kanyang charm, makikita mo na itong babaeng to ay pwede, may laban, malakas yung laban. Bukod doon, nagang alam mo na may talino, may angkin na talino, may angkin na galing kasi she's a very world spoke well person. Saka makikita mo na yung personality niya ay wow palong-palo pang Miss Universe, di ba? So yon. But guys, ang nakakatakot lang dito kay Miss Cambodia, yung team kung paano siya tatrabahuhin, kung paano siya i-build bilang isang kandidata ng Miss Cambodia para ilaban sa Miss Universe. Ayun yung nakikita ko na maaaring pwede dun sila malikwa kung paano nila ititrain ito. Kasi yung pasarelas ni Miss Cambodia ay hindi ganong kapalo. Kumbaga para maliit lang kasi siya, so nakikita mo yung walking niya hindi proper. Sana mabigyan siya ng magandang trainer na para ma-develop pa ng gusto yung kanyang walking skills, di ba? So, ako, umaasa ako na ang Miss Cambodia ay mabigyan ng spotlight dito sa Miss Universe kasi maganda rin yung ma-package nila yung kanilang country sa Miss Universe stage. Kasi kung makakarating kayo sa Cambodia, nakapunta na ako ng Cambodia, hindi pa ganun ka-establish talaga yung country nila. Katulad din to ng Myanmar, katulad din ng mga Laos. So, dapat talaga yung mga ganito bigyan sana ng spotlight sa Miss Universe para at least, di ba, makatulong yung Miss Universe doon sa ma-promote yung kanilang country sa buong mundo. So, yon. Pero, syempre, hindi nga sapat yung talino lang. Saka yun, nakakatakot din yung kulang siya sa publicity. Dapat kasi ma-publish talaga siya ng bonggang-bongga para at least makagawa sila ng ingay para doon sa kandidata nila. Diba? So, yon. So, tignan natin kung ano yung kayang ipakita ni Red Sarita dito sa competition na Miss Universe. But tulad ganun na sinabi ko, itong kandidatang to, simple lang pero alam ko na matinig pagdating sa competition ng Miss Universe. Ang pangalawang kandidatang nakikita ko dito na masasabi ko na ko medyo nakakatakot din to. Ito nga ay si Miss USA na si Asha Branch. Yes! Alam naman natin lahat ang eksenang ginawa ni Asha Branch sa competition ng Miss USA. She's a dark horse na bigla talagang yung Q&A portion na sumabog. So, ako ang nakakatakot lang dito kay Asha Branch
kung paano siya mag-deliver ng kanyang sinasabi, kung paano siya magsalita. Very spoken person. Napakatalino, napakagaling, di ba? So, kung titingnan mo, simple lang siya, pero kapag nandoon siya sa entablado, makikita mo yung kung paano siya lumaban, kung paano siya maglakad, kung paano siya manamit. Aw! So, for sure, a Miss Universe, pinaghahandaan niya ito ng gusto. Ang nakikita ko kay Asha, para siyang si Chelsea Smith nang naging Miss Universe noong 1995. Yung ganun, yung simple yung dating, pero kapag nagsalita na, boom! Di ba? So, yun. Hindi niya kailangan na kailangan magpasabog ng bonggam-bongga kasi yung kanilang sus factors naman. Alam naman natin na isa yan sa mga powerhouse dito sa beauty contest ng Miss Universe. So, anytime naman talaga pwede silang makasungkit ng corona. Lalo na itong kandidata nilang si Asha Branch na alam natin na iba din kung paano umatake. Marami ng Miss USA itong mga nakaraan na mga black beauty na magagaling, di ba? Masasabi natin na ako nakakatakot. Pero iba yung nakikita kong atake dito kay Asha Branch na alam mo yun, yung hindi siya lawyer, hindi siya doctor, hindi siya militar, pero alam mo na parang iba yung personality na meron tong si Asha Branch. Simpleng babae pero makikita mo na wow, mukhang aatake ng gusto. So, kasi she know how to get the crown in the competition. So yun, ayun lang yung nakakatakot dito kay Asha Branch. Siyempre, tingnan pa rin natin kung ano ang kaya niyang ipakita o ano pa yung mga ganap sa kanya sa darating na Miss Universe. Sabi ko, ganun dito kay Asha Branch, nararamdaman ko. Malakas ang laban. Isa rin sa mga masasabi ko na ko, silent lang to, but killer. Itong kalaban sa competition na to ay wala nang iba kundi si Miss India. Na alam mo yon, yung sa sobrang tagal niya na naghihintay sa competition, mararamdaman mo nagigil talaga na ipakita yung kanyang galing sa entablado ng Miss Universe. Hindi din natin pwedeng isnabin itong si Miss India kasi alam naman natin na matinik din ang kanyang mga advocacy ino-offer dito sa Miss Universe, yung kanyang platform, di ba? So, iba din yung galawan nito. Medyo masasabi ko na wow, iba rin mag-isip pagdating sa competition. Iba rin mag-isip to kapag the way sumagot sa competition. So medyo nakakatakot lang konti kasi alam natin na may ibubuga talaga itong si Miss India pagdating sa competition ng Miss Universe. Medyo napansin ko rin na tone down itong si Miss India sa competition kasi kung mapapansin mo, wala masyadong pasabog na ganap. Pero naniniwala ako kapag malapit na ang competition, sa kaya magpapakita ng kanyang bomba para sa competition ng Miss Universe, di ba? So yon, wala tayo dito kay Miss India kasi iba din yung atake. Saka nga, di ba, marami nga nagsasabi ngayong taon na to, mukhang India ang mananalo kasi malakas talaga yung laban ni Miss India bukod doon sa maganda na. Grabe din kung paano talaga pag yung kanyang communication skills na baon-baon sa competition, iba din. Sasabihin mo talaga na anytime, ay nako, hindi magpapakabog ng bonggam-bongga ito, di ba? So yon, isa rin sa mga nakikita ko, syempre na palaban dito sa competition, ang ating kandidata na si Miss Philippines, di ba? Marami nga nagsasabi na hindi sila humahanga kay Miss Philippines, pero kahapon, nako, sa social media, nagpasabog ang lola ninyo, ay nako, pinag-usapan ng gusto. So, yun, naging maingay, nako, parang yung mga kandidato sa ibang bansa ay parang naloka dito kay ano. Pero guys, pasample pa lang yun ni Rabia. Hindi pa yun talaga yung masasabi natin eto na ba yung gagawin niya? No. This is ano, patikim, kumbaga para pasilip sa kanyang ginagawa. Dahil nga nagtitrain ang kandidata natin. So, syempre, nakikita mo naman yung improvement kay Rabia Mateo. Ako, I don't think so doon sa mga nagsasabi sa akin na parang, ay naku Mama Sam, wala naman laban yan. Ay naku Mama Sam, probinsyana. So, opinion nila yun kay Rabia. Pero nandoon kasi ako sa stage na parang, nakikita mo yung improvement na nakakatuwa, di ba? From the beginning, from the zero, makikita mo na parang ay eto na, nararamdaman mo talaga na nagsusumikap naman yung kandidata. Isa din to sa mga nakikita ko na simpleng galawan ni Rabia Mateo, tingnan mo nga pinag-uusapan. So, ang baon dito ni Rabia Mateo, syempre yung sash factors natin, bukod doon sa sash factors, talagang masasabi mo naman na may utak na baon itong si Rabia Mateo sa competition. Yung alam mo kapag nakapasok to sa finalist ay hindi ka mapapahiya dahil alam mong lalaban ng gusto to. Alam mo na mangangabog ang lola mo. Alam mo may baon. Alam mong makakasagot. Alam mong kayang magsalita ng tao. Kaya
nandoon yung paniniwala na parang sige, laban lang natin to, Rabia, kaya mo yan, di ba? So yun, ang kailangan lang naman natin gawin ay suporta. Sabi ko nga, sa apat na kandidatang nabanggit ko, masasabi ko na hindi naman nangungulelat ang Pilipinas doon, di ba? Kung titignan mo, matindi ang laban dito, si Miss USA, Miss India, Miss Philippines, si Miss Cambodia, sabi ko nga, kulang sa publicity, kulang sa ganap, depende yun sa team na kung paano siya ititrain, pero sana mabigyan talaga siya ng proper training para at least makausag ng gusto sa competition ng Miss Universe. Alam mo yon, yung gusto ko kasi mapackage ng Cambodia yung country nila sa entablado ng Miss Universe. Saka sana mabigyan talaga ng spotlight, di ba? So yon. Then si USA limit lang, pwedeng pumalo, pwedeng hindi, pero nandoon yung 50-50 yung nakikita ko sa kanya na mangangabugto pagdating sa competition. Si Miss India, nandoon yung gigil-nagigil talaga sa corona, na alam mo target niya talaga ay I want to get the crown. So, hindi ito magpapabaya sa competition. And of course, nandoon yung si Miss Philippines na nakikita mo talaga nagsusumikap at gustong i-prove sa atin lahat na she can do it. She can get the crown para sa Pilipinas. So, nandoon yung nararamdaman mo na yung determinasyon ni Rabia Mateo. So, ito yung mga nakikita kong kandidata na alam mo na may ibubuga sa entablado ng Miss Universe. So ikaw guys, ano ba nakikita mo? Nakikita mo ba na mga kandidatang to ay papalo ng gusto pagdating sa competition? Nakikita mo ba na malakas ang laban ni Rabia sa mga nabanggit nating kandidata ngayong araw na ito? At ikaw guys, sino ang tingin mo simple lang pero matinik na kandidata dito sa Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang say mo dito sa pinag-uusapan natin, di ba? So yun, so maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then shout out tayo sa mga ilan nating kaibigan. Shout out po kay Nathaniel Barrientos. So yun, nandiyan din si Marichuy Tordillos na lagi nakatutong at nakasubaybay sa channel natin. Gusto ko rin mag-shout out kay John Rendell Villanueva, kay Jerome David na lagi din nakasuporta dito sa atin, kay JR Bugnot. Hello JR, kamusta ka? At saka syempre nandiyan din si Samuel Cabigon. Hi Samuel. At saka si Cholo Sasuman. So maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta ang binibigay nyo sa channel ko. At saka syempre gusto ko rin pasalamatan ang aking best friend na si Rona LB, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, at ang aking mama Gem na lagi din nakasupport sa lahat ng ginagawa ko. Maraming salamat guys sa inyong lahat sa pagtutok araw-araw dito sa channel ko. God bless you all. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam!